Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po muli dito sa The Impaler Game Farm. Ayan, bali sa umagang to, ang pag-uusapan po natin o ang isishare ko po sa inyo tungkol po dito sa sa pagkocontrol po ng tubig o paano po nila minamanage yung water intake ng mga mga contestant nila sa darating na mga event. Ayan, kasi meron pong 3 days before yung event nagkukontrol na po ng ng tubig. Meron naman pong open ang tubig niya. Wala pong hindi po tinitipid sa tubig, at meron naman po 3 days before nagkukontrol na po sila sa tubig. Ayan. Bali yung i-share ko po sa inyo based po sa experience ko, based po sa practice ko dito sa The Impaler Game Farm. Base din po sa mga nakakausap po matatandang nagmamanok dito sa Negros, yung mga veterano na rin po sa mga event. Ayan, medyo yun na lang po muna yung gagamitin nating term, kasi may isa na naman po akong episode na na-remove dahil lang po sa English term nung bone dito sa English term nung bone dito sa pitso nung ating mga manok. Ayan. Bali yun po, meron sa bagay na to, yung sa pagkukontrol po ng tubig, hati po talaga ang mga opinion ng mga bawat isa sa ating nagmamanok. Bali, meron pong, katulad sinabi ko, meron pong 3 days before pa lang, nagkukontrol na. Meron naman pong open water po, unlimited po yung water intake. Ayan, ito po, sa akin po, ang ginagawa ko po rito sa mga kaka-contestant ko, open water po ako. Hindi po ako nag-control sa kanila 3 days before fight. Hindi ko po ginagawa yun. Hinahayaan ko po silang uminom hanggat gusto nila. Pero once nakikita ko po na nagwa-water sickness yung aking contestant para sa event, automatic po talaga ina-out ko po yun. Hindi po kasi magandang senyalis yun na ituloy pa yung event na sasalihan. Meron po kasing mga nagtatanong sa akin, sabi ng mga iba na, King, bakit magaling naman sa bitaw yung manok ko? Tapos pagdakyat dun sa rueda, nabulok na. Yun na, hindi na nag-perform ng maayos. Yun po kasi yung siguro, isa rin po sa rason kung bakit nangyayari po sa ating mga contestant yun, na magaling naman po sa sparring, consistent naman po yung galing niya sa conditioning period, pero bakit po pag akyat sa rueda, nag-iiba po yung performance nila, hindi po nila na ipapakita yung pinaka-potential nila, hindi po nila na ma-maximize yung kung ano man ang meron silang galawan doon sa ibabaw ng rueda. Ayan, inuulit ko po, katulad po ng sinasabi ko sa nakaraang content ko, na wag po natin gagawin sa mga contestant natin yung bagay, kunyari malapit na po yung event nila, kunyari 3 days before an event na po, wag po natin ibibigay, wag po natin gagawin yung mga hindi po nila naranasan nung day 1 pa lang ng pre-con, hanggang doon sa umabot sila sa 18th day na ng conditioning nila. Kasi po, ang katulad po ng sinasabi ko, ang mga contestant po natin, more on familiarization po yan. Ang paghahanda po natin, more on familiarization. Pag hindi po sila sanay sa ganong style, malaki po ang chance na maninibago po yan pag akyat dun sa rueda. Kasi hindi naman po sila sanay na kinokontrol yung tubig. Sanay naman po sila na day 1 pa lang, may tubig na talaga sila. Kumbaga, hindi po nila na-experience. Kaya yun po yung sinasabi ko, wag po natin gagawin sa mga contestant natin yung mga bagay po na hindi familiar sa kanila mula pa nung day 1 hanggang doon sa day keeping na. Kaya iwasan po natin yung pabago-bago po tayo ng ginagawa sa ating mga contestant, kasi isa rin po yon sa mga rason bakit hindi po sila nagpe-perform pag inakyat na po sila sa rueda. Ayan, sa akin po dito, open water lang po,
Wala po akong hindi ko po hinuhold yung tubig nila. Inom lang po sila diyan kung gusto nilang uminom. Isa rin po kasi yon sa gauge ko para po ma-detect ko kung sino yung nasa maayos na kondisyon at kung sino yung hindi, kasi yung mga contestant natin na maayos na pa konti-konti lang yung inom ng tubig, ibig sabihin po noon maganda po yung moisture niya. Yung contestant naman po natin na mainom po sa tubig, ibig sabihin po may mali po sa kanya, may kailangan po ba siya, may yun po yung mga isang mga may bagay po siguro siya na kailangang i-flush out, kaya malakas po siya sa tubig or kulang po yung moisture niya kaya malakas po siya sa tubig. Bali yun din po, ang open water po ay isa rin po sa mga gauge ko para malaman po kung nasa maayos po ba na kondisyon yung aking contestant bago po yung event. Ayan, kagaya po nung sinabi ko kanina, marami po talagang kaso na magaling po sa bitaw. Pag akyat po sa rueda, wala na po, parang naghihintay na lang siya na anuhin siya, na tapusin siya nung kabila. Ayan. Kaya ito pa, bali inuulit ko po, based po sa experience ko to, based po sa mga sinishare din po sa akin ng mga nakakausap ko before hanggang sa ngayon po, yung mga nag-i-score din po sa mga mabibigat na derby dito sa Negros po. Ayan, yun po, inuulit ko po sa inyo, lalo na po sa mga baguhan na bago-bago pa lang po sa larangan ng ganito, yun po, isinishare ko po yung experience ko para po may guideline po kayo. Baka siguro po, baka na-experience nyo rin po yon sa mga event na sinalihan nyo na magaling nga. Kaya nyo nga po siya kinuha o isinali sa mga contestant nyo kasi magaling siya. Pero bakit pagdating po sa rueda, iba na po yung galaw niya. Hindi po siya nagpakita ng mga hinahanap nyo sa kanya o yung mga pinapakita niya sa mga previous na sparring niya. Ayan, ganun na po ang ginagawa ko rito, open water lang po ako, hindi po ako nagko-control ng tubig. Ang ginagawa ko lang po, minimum of 13 hours before po yung time niya na iakyat na po siya doon sa rueda, doon na po ako totally no water na po. Inuulit ko po, 13 hours po na wala po siyang tubig. Doon na po ako totally nag-out ng tubig. 13 hours lang po. Hindi po 3 days before. Hindi po ako nagko-control dyan. Open water po tayo 3 days before. Pero 13 hours before ng schedule niya, doon po ako. Hindi na po ako nagbibigay ng tubig. Hindi na po ako nagpapainom ng tubig. Bali, yung moisture na lang po nung pagkain niya yung nandun. Sana po ay nakatulong sa inyo, lalo na sa mga baguhan nating mga kasama dito sa industriya. Ayan, sana po ay makatulong po sa inyo or maging pointers to review nyo rin po itong naging content natin sa umagang to, para may guideline din po kayo, para po may maitimbang-timbang naman po kayo. Ayan, bali, may ipapakita po pala ako sa inyo na tryo ng ating super sweater. Ayan, baka makursunadahan nyo po. Alam nyo na po. Hindi na po ako mag sasabi kung ano. Mahigpit po talaga si Whitey. Nasampulan na po tayo ng dalawang video. Ayan, bali. Ito po, papakita ko po sa inyo yung tryo. Ayan, bali, ito po yung ating tryo ng super sweater po. Ito po yung ating broodcock na super sweater. Yan siya. Wala pong issue. Magaganda po yung bone structure niyan. At high station po siya na broodcock. Maganda rin po yung buntot. Sarado po yung
At big tail po siya. Ibig sabihin, malalapad po yung ano niya, yung buntot. Ayan. Ulit, ito po yung mga bull hen na super sweater. Ayan sila. Ayun po, yung pinakita ko po pure po yun ng cryo ng super sweater. Ayan, kung sino man po yung mga may kursunada, alam nyo naman po kung paano ko contact. Ayan, bali, tulong na rin po yan sa mga gusto pong magsimula ng mga ano, ng mga gwapo. Yung mga gwapong mga manok, makakatulong po yan sa mga beginner para po mas mapabilis po yung ano nila, mas mapabilis po yung mga yung sales nila, kasi hindi naman po pwede na pag beginner po tayo sa pagmamanok puros po tayo maglaban ng maglalaban po ng maglaban, wala po tayo mararating yan. Unahin po muna natin yung ano, yung i-balance po muna natin, may konting laban at more on muna tayo, kasi hindi po tayo mayaman para gawin yung mga bagay na nagagawa ng mga big time po na napapanood po natin sa mga tools lang, mga ganyan, sa mga master. Hindi po tayo ganong kayaman. Ito po, prangka na po. Hindi po tayo ganong kayaman para sabayan po yung mga yan. Kailangan po natin buhayin yung mga pamilya natin. Kaya unahin po muna natin yung ano, i-priority po natin yung selling bago po yung pailan-ilan lang na pagsali po sa mga contest. pero naman po doon sa mga umaapaw na po yung ano, umaapaw na po yung mga pera sa baul nyo, pwede na po kayong sumabay doon sa mga bigating laban dito sa Pilipinas. Pero pag doon naman po sa mga umi-income lang ng minimum o above minimum lang po, iwasan po natin yung madalas na pagsali sa mga event, dahil hindi po natin hindi po natin ano yan, hindi po natin hawak yan. 50-50 po kayo diyan, baka pang tuition pa po ng mga anak natin o anak ninyo, gagamitin niyo pa diyan, pambayad pa po ng mga bills, baka iunahin niyo pa po yung mga event. Yun po, yung pinakita ko po sa inyo, makakatulong po yun sa mga nagsisimula pa lang, dahil ang gwapo po ng mga may papalabas nun, at nasa pangalan na po nila yung galaw nila, mga super sweater po yun. Malakas din po yun malakas din po yun mag-break, may follow up din po yun sa ground. Ayan, sa mga gusto pong sumubok nun, PM nyo lang po ako. Ayan. Ayan, bali, konting recap lang po dun sa pinag-usapan natin ngayong araw na to kanina. Ayan, tungkol dun po sa pagkukontrol ng tubig. Yun. Bali, sa akin po, hindi po ako nagkukontrol ng tubig. 13 hours before po yung schedule niya, dun lang po ako. Hindi na po nagbibigay ng tubig. Bali, zero na po talaga. Kumukuha na lang po ako ng moisture sa pagkain po nila. Ayan, bali, kahit ano naman pong ibigay nyo na moisture, pwede po yan, yung mga saging na saba, mga itlog, kung ano man po yung maisip nyo, kung ano man prutas ang pwede nyo maibigay, pwede po yan. Basta moisture lang po, hindi po yung talagang sisipsipin niya. 13 hours po, bago po yung event, bago po yung schedule niya, ayan, nagbali, zero na po ako sa tubig dyan. Pero po, hindi po ako nagko-control ng 3 days before ng event. Isa po kasi yon sa dahilan bakit po naninibago yung ating mga ano, ating mga contestant. Yun nga, sinabi ko kanina na magaling sa spar, pagdating po ng actual na event, wala na, nabulok na. Isa po yon sa mga ano, isa po yon sa mga kumbaga, ano man sinabi ko, isa po yun sa mga pwedeng naging dahilan, kasi hindi naman po sila sanay na kinokontrol yung tubig nila. Kaya malaki pong pagbabago yon sa ating mga contestant. Kaya iwasan po natin, iwasan po natin yung mga bagay na ginagawa natin
sa malapit na po doon sa schedule nila na hindi po nila nararanasan sa day 1 pa lang. Ayan, kaya inuulit ko po sa inyo ang paghahanda po kasi ay more on familiarization 'yan. Yan, i-spar nyo ng spar. Pero bigyan nyo po sila ng sapat na pahinga para makarecover po at ma-miss po nila yung ganon, para ma-miss po nila yun. Wag naman po nating, kunyari, tatlong araw na lang, event na, pag-ganunin pa natin, baka po ma-damage pa sila. Inuulit ko po, more on familiarization lang po ang paghahanda para mas maging maayos po sa inyo. Mas maging madali po. Maghanap lang po kayo talaga ng maayos na contestant at yun na po yun. Bali hanggang dito na lang po muna tayo. Salamat po sa walang sawang sumusuporta at walang sawang nanonood po dito sa ating channel. Sa muli po, maraming salamat po sa mga nag-subscribe at sa mga naniwala at sa mga nagtiwala po sa atin. Marami pong nag-PPM sa akin dito, nagme-message po tungkol po sa mga bagay-bagay about po dito sa ating passion po. Ito po yung pagmamanok. Maraming salamat po sa oras nyo at sa pagtitiwala nyo po kasi mas marami pong magagaling kaysa sa akin na hindi ko mo sinasabing magaling ako. Mas marami pong mas magagaling kumpara sa akin pero nagme-message po kayo dito at nakikipagkwentuhan po kayo sa akin. Sa iba naman po, pasensya po kung di ako po nagre-reply kasi minsan may duty rin po ako, may mga ginagawa rin po ako. Kaya kung malate man po ako sa reply, huwag po tayo magtampo. Bali, yun na lang po muna. Maraming salamat pong ulit. At enjoy lang po tayo sa pagmamanok. At ingat po kayo lagi.